Ayan guys, ano? Bali, nandito tayo ngayon sa Cabuyao. Bali, gusto ko kasing subukan yung ilaw na pinakabit ko. Yung gamit sa kaliwanag sa gabi. Sa ako, ano yung maganda sa kanyang, ano? Kasi, ano to eh? Puti ito guys, pero nilagyan ko muna siya nung ano, yung parang kulay dilaw na adapter para maging kulay dilaw siya. Yan guys, oh. So tingnan natin. Ayan, oh, ganyan. Oh. Ayan. So kinabit ko na nga pala yung aking ano guys, yung aking engine cover. Kaya nangyayari, parang nasa loob ng engine cover yung aking ilaw. Parang hindi siya masyadong nagre-reflect sa daan. Pero susubukan ko rin siya guys na yung hindi kulay dilaw, yung kulay puti. Ayan, so nakikita nyo guys, oh. Ayan yung bato ng ano ko, oh, yung headlight ko. Kumbaga mas malayo yung konti yung headlight ko, malapit lang yung bato ng ano. Ayan. So pagka wala masyadong ilaw, yun po yung liwanag niya na itinudulot sa daan. Kumbaga malaking tulong siya, lalo na pagka talaga walang street light. Dito sa tinatakbuhan ko ngayon, may street light pero mahina pa rin. Mahina pa rin yung ilaw. Dito sa lubong tayo, patayin muna natin. Ayan guys, oh. Ayan, pagka walang ilaw. Oh. Pero pag may ilaw, yan, ganyan. Nakasalubong ulit tayo. Patayin muna natin ulit. So, subukan natin dito. Pali na, dito ako sa ano, sa may ang tawag nila dito, Snake Road eh. Hindi ko alam kung bakit tinawag na Snake Road. Baka pagkagabi may mga tumatawid na snake. kasi bukid actually ito guys eh. Bukid to kabilaan. Yan, taniman yan dito sa kaliwa. Yan o, dito sa kaliwa. Ah, sa kanan. Yan o, tinan nyo sa kanan. Taas sa kaliwa, doon din. Bukid yan. So, dito natin ito try yung ating ilaw. Ayan. Ayan guys. So pagka, ayan, naka-headlight na ako guys, oh. Kaya tingnan nyo, masyadong madilim pa, no. Pagka low, ayan, low beam, ayan ang ilaw. Pag high beam, ayun, medyo malayo. Subukan naman natin ngayon yung ating auxiliary light. Ayan, yan ang ating auxiliary light. Ayan guys, tingnan natin, ha. Malobat na kasi ako guys eh. Ayan. So yan guys, oh. Yung ilaw natin. So subukan natin tumapat pag malayo. Tingnan natin kung nakaka-distract talaga siya sa kasalubong. So yun, oh. Yun yung kanyang ilaw. Yung ilaw ko sa kanan, yung banda dito, ay hindi masyadong kita. Ayan. Pero kung halimbawa dito ka, ikaw ang kasalubong ko, yan kitang kita. Oh. So yan yung kulay dilaw guys. Subukan naman natin ngayon yung kulay puti. Tanggalin natin yung adapter. Nahuhugot lang naman to eh. Ayan. Ayan. So... Ganyan naman guys ang ilaw niya pagka kulay puti. Tingnan naman natin dito sa view ng driver. Tingnan nyo guys, oh, mas maliwanag yung LED sa headlight. Oh. Naka-high na yan, high beam na yan. Okay, so ganyan guys ang ilaw niya. So, subukan muna natin itakbo. Sa kuli itong ano charger.
Bigla malobat eh. Ang lakas maka-drain ng baterya. Tingnan mo, ang baba na kagad nung ano, nung ilang mga segundo lang na hindi umaandar yung makina, tapos nakaandar yung ilaw. Eh, bumaba agad yung voltage. Ito, ito yung voltmeter natin, guys. Bali yan ang sasabi kung madidiscarga na tayo o hindi pa. Kung nagkakarga ba yung ating baterya. So, bunga natin para kumarga yung baterya. So, normally guys, pagka tumatakbo tayo ng hindi nakaandar ang headlight, ang rehistro dito sa ating voltmeter, maabot yan ng 14. So, ngayon, tingnan nyo, hanggang 12 lang. Subukan kong patayin, guys, ha. Ayun. Hanggang 12 na lang siya. Ayun, tumataas na. Abot na yung 13. Mamaya, maabot pa ng 14 yan. So, ganun kalakas yung konsumo ng LED light sa baterya natin, guys. So, talagang kung madilim na madilim lang, sa kanyo lang gagamitin, saka hanggat maaari talaga, tumatakbo yung makina. Dahil kung hindi, bigla kayong madidrain, hindi nyo alam. Okay. So, ayan. Ayan siya. So, hindi ko alam kung ibabato ko pa ng malayo yung ilaw eh. Kaya lang, alam mo naman, baka madali pa tayo sa LTO. Sasabi hanggang sa bagay, malayo maano na rin eh. Malaking bagay na rin yan kung madilim ang lugar. Malaking liwanag na idudulot niya. Balik na tayo, guys. So, dahil wala akong paglalagyan ito, ibabalik ko muna yung kulay dilaw, guys. Ayan, palatili lang natin umaandar yung makina para hindi tayo madiskarga. So guys, siguro dapat hindi ko na muna ikabit yung engine, yung cover engine, para mas maliwanag yan pagka wala yung cover engine eh, engine cover, kasi may spread out yung ilaw eh. Kumbaga ngayon para nakukonceal niya, kasi tingnan nyo guys, oh, medyo nakalubog yung ating LED, nakatago dito sa ating ano. Ayan, tingnan nyo, naiilawan oh. Naiilawan yung engine cover. So at least alam na natin kung ano yung mas magandang gamit sa kanya. Kung may engine cover ba o walang engine cover. Pero ganun pa man, tulong pa rin yan sa atin, guys. Ang maganda lang dito sa engine cover, medyo hindi siya sabog yung ilaw na maapektuhan pati yung ating kasalubong. Guys, mukhang kailangan ko nga talagang ibato ng malayo-layo yung aking ilaw. Kasi parang napakalapit eh. Maganda kung maano natin siya, magamit natin sa tundun. Doon talaga sa, wala talagang kailaw-ilaw. Kasi dito kahit papano, bakit dito parang wala rin ilaw dahil ang hina ng ilaw nila eh. May street light niya, kaysa tingnan nyo, pero malalayo yung agwat. Tapos yan, mahina rin. So guys ha, tandaan din natin na
kahit na tama na yung specs natin, hindi ano yun, kumbaga, hindi pa tayo safe para hindi tayo mahuli. Kasi guys, may tamang paggamit pa rin. Tama na yung ano mo, yung specification mo, kung mali ang paggamit mo, pwede ka pa rin madali. So, pagka ganito guys, kapag ka sa madilim na lugar o kaya ganito, walang kasalubong, pwede tayong magsindi ng ating LED lights. Pero kung nasa marami na tayong sasakyan, na kahit walang street light, kung marami sasakyan sa daan, maliwanag na rin yung guys, so hindi na natin kailangan magsindi ng LED. Tapos, siyempre doon din sa ano, well-lighted na ano, na tawag nito, ng mga streets, hindi rin tayo pwedeng magsindi rin ng ating LED light. So yun guys, paalala lang. Hindi porkit tawag nito, tama yung ating specs ng LED, eh ligtas na tayo. Kailangan tama rin yung ating paggamit. Okay guys. Ayan. Bali. Yan lang na-share ko muna sa inyo ngayon. Shout out to Norman Villegas, Southside Motovloggers, Diary of Motorcycle Rider, Philippines.